almost effortless na yung pagkakat natin ng straight gamit ang circular saw. So thank you dito sa ating straight edge jig. Hi, magandang araw. So for today's video, gagawa tayo ng circular saw jig para dito sa ating cordless circular saw. So meron ako dito ng cordless circular saw. Itong hawak ko, by ink ko siya. So gumawa nga pala ako ng unboxing video nito. Check nyo na sa description and ipapop ko na dito sa screen. So ngayon, gagawa natin siya ng sarili niyang straight cut jig or circular saw jig. So basically, gagawa tayo ng ganito. Ito kasi, is ginagamit ko to dun sa aking corded na circular saw, yung Stanley ko. Hindi kasi sila same size nitong cordless. So gagawa tayo ng para dito. So para sa project na to, dalawa lang naman ang kailangan natin. Itong isang plywood at isang straight edge. Kahit anong straight edge, pwedeng tubular, metal paring, or kahit anong available sa inyo. So ako, meron lang ako dito ang aluminum. So para dun sa pinaka-base niya, gagamit tayo ng plywood. Ang meron lang ako dito is 1/2. Pero pinaka-ideal na gamitin dito is yung 3/4 na plywood. Kasi pag gantong mga maninipis, especially yung 1/8, nagwi-wave kasi sila. Pero yung 1/2, hindi naman masyado. Yung 1/8 lang na plywood, hindi talaga siya advisable kasi nagwi-wave siya. So pag nilapat mo siya sa ikakat mo, medyo angat-angat. Pinaka-ideal talaga is 3/4 kasi mas rigid yun. Since wala naman tayong scrap na 3/4, ito na lang. Doon tayo sa second best. Itong 1/2. If ever wala kayong on-hand na straight edge, kagaya nito, pwede nyong gamitin yung factory cut ng plywood. Usually, naka-paint yun na pula. Ang ibig sabihin ng factory cut is pag bumili kayo ng plywood, di ba 4x8 yun. Yun yung naka-factory cut, yung mga edges nun, yung mga dulo nun. So, pwede natin gamitin yun kasi most probably, straight yun. Makina ang nagka-cut nun eh. Pero dito sa case natin, since meron akong ganito, ito na gagamitin natin. Ang una natin kailangan gawin, isusukatin natin pinakadulo ng kanyang base plate hanggang doon sa blade para malaman natin kung gaano kalapad na plywood yung kakailangan natin. Safety reminder lang, if battery operated yung circular saw nyo, tanggalin nyo muna lagi yung battery. Bago kayo magsukat, para safety first din, baka makalabit natin ang hindi sinasadya. Umiikot ba? So dito sa circular saw na to, 94mm ang distance nitong edge ng kanyang plate, base plate, hanggang sa dito, hanggang sa blade. Hindi pa nila ginawang 90 or 100mm para eksaktuhan. So anyway, 94 siya. Siya nga pala, ang length nung gagawin natin is i-base ko nilang dito sa nakuha kong straight edge, which is 135cm. So para sulit din to, hindi na natin puputulin. So maganda sana if 8 feet, pero since ito lang naman yung meron tayo, okay na rin yun. Kinat in length muna natin siya. Pinarest natin yung length na itong plywood dito sa length ng ating straight edge. Tapos magmamark na tayo ng 10cm. 10cm gagawin natin imbes na 94mm. So 100mm magpapasobra tayo. Then dito sa minarkahan natin na 10cm, doon natin ipoproject itong straight edge. Ganun siya. Then i-screw natin. So naikabit na natin itong straight edge dito sa plywood na ginawa natin. So ang gagawin natin, kaya tayo nagpasobra dun sa sukat natin dun sa edge hanggang blade ng circular saw. Ipapasadahan natin to ng cut para talagang eksakto yung sukat niya. Thank you.
Ayun, so tapos na yung ating straight cut jig. So, napaka-simple niya lang. Ganyan lang, napaka-straightforward lang niya gawin. Simple and almost zero cost. Kasi mga scrap lang naman, hindi naman kailangan ng bago. Simple trick, pero napaka-convenience and must have to para sa mga circular saw user, kagaya ko. So, pakita ko sa inyo paano siya gamitin. Napaka-simple lang. First, susukatin natin yung kailangan natin na cut. So, in this case, 73cm ang kailangan ko. So, magsusukat lang ako dito ng 73. Yun, pagka nasukat na natin, eh, namarkahan na. Then, ipi-place lang natin tong jig natin doon sa minark natin. Now, so, ito yung mark. Mark natin. Itututok lang tong ating jig. Dalawa pwede mong gawin. Pwede mong i-clamp dito. Or kung mamasilyahan mo naman at pipinturahan, pwede mo ring i-screw. Yun. So ako, ipipinturahan ko naman tong project na to. Actually, ano to, pinto ng cabinet. So pipinturahan ko naman siya. I-screw ko na lang. So once ma-secure mo na tong jig natin sa piece mo, so pwede ka mag-start mag-cut. Almost effortless na yung pagka-cut natin ng straight gamit ang circular saw. So thank you dito sa ating straight edge jig. So hanggang dito na lang muna yung video natin ngayon. Kung nakatulong naman sa itong ginawa natin video and trip mo yung mga woodworking and DIY content, pakisubscribe na lang yung channel ko. So hanggang dun lang. Thank you!